welcome to What's Poppin'. Today, dumayo po kami dito sa San Jose del Monte to check out one of their trendiest places, JDB Cafe. It's one of the newest places here, Scandinavian concept, great view, sarap coffee, and of course, they serve super yummy comfort food. At ngayon po, sasamahan po tayo ng dalawang very special guests. Exciting po ito. Si Candy Pangilinan and of course her precious son, Quentin. So come and join me. Pasok na po tayo. Ano nga ba po yung concept ng look nyo? Scandinavian look po. Hindi ko friends. Yeah. But very good. This is good too. I'm quite sure it was given to us for a certain reason, for a bigger mission. A mom will do anything and everything talaga for your child. What you're doing is really amazing. I think Quentin is my ticket to heaven. Okay, ito na po tayo sa ating game with Quentin and Candy, Dice the Dance. Si Quentin will roll the dice and then may specific dance yon or question. So, okay. Number one, dance. Okay, Quentin, we will follow you. Ah. Okay, yay! That's number one. Next. Number five! Ayan. Question. Ayan. What is something your mom has taught you that you find really important? Wala. Wala! Wala! Okay! Wala. Roll the dice! Number three! Ayan tuloy. No challenge. Okay! Yes. Yay! Number four! Ano ang dream ni Kenti? Atlex sa babal na ako. Serve. 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 Mag-serve lang daw. Mag-serve. Mag-serve! Yay! Yay! Okay. Last! Last! Guys! Last! What? Could you please go to the dice? Six! Number six! Dance. Number six! Dance! It's a dance! It's another dance! It's a dance for you! Kasama ko po ngayon dito sa What's Poppin'. Of course, si Candy. Nakita natin sila earlier. Candy and Quentin! Yay! Excited ka, Quentin? Why? Because we are... friends! What is the favorite thing you love to do with your mom? Singing. What's your favorite song? Quentin, yung Bee Gees mo. Ano yung Bee Gees? Hadi brother love is my love. I mean, things are love. I really mean to learn. God's word living in a world of hoops, breaking us down. Now the all should let us be. Pagdating naman sa favorite subject mo, ano yun? Ano kaya yun? What is your favorite subject? Math. Spelling. Filipino. Ah, Filipino. Ay, balita ko, you take a lot of languages. Marunong ka mag-Spanish? Buongiorno. Buongiorno. Italian. Ah!
Oh, bonjour. Oh, what about Spanish? Hola, chica. Hola, chica. Pareho kami ng baon ng Spanish, girl. Hola, chica. Hola, chica. Como? Sama. Ah, sava. French. Ah, ang galing mo naman. Nababalibaliktad mo lang. O Korean. Annaseyo. Annaseyo. Hindi ko French. What is the best birthday gift your mom ever gave you? Alba sutana for as an altar server. What's your favorite movie? Road trip. Sigurado talaga niya wala akong dadaanan. Akala mo ah. Congratulations pala to you, Candy. And of course, to Quentin. Congratulations dahil graduate na si Quentin ng senior high. And now, you are looking for a school for Quentin. This is very, very important. Yes. Dahil syempre college ka na, Quentin. How easy or how hard is it to look for a school for Quentin dito sa Pilipinas? Actually, for primary school and for hanggang senior high, okay naman, there's inclusion. But the problem is, when you go into college, they have inclusion, pero not for the kinds of Quentin. Pero, for example, ang gusto ko kaya, Quentin is interested with photography. For photography, hindi naman si Quentin interesado pa sa history of color. Di ba yung mga ganun? Hindi niya magagamit nun. So, ang kailangan niya certification of na pwede siya umattend every day na yung photography na kaagad. So, wala tayong ganun. I know that you have been doing so much for Quentin since he was younger, looking for schools and all that. Kanina po nag-uusap kami and may sinabi si Candy and sobrang totoo yun eh. It's not anymore the awareness but it is the acceptance, yes. Especially after a certain age, yes, because when they grow older like the age of Quentin, it goes beyond awareness anymore because people are already aware about autism and neurodivergence, diba, about the spectrum, pero yung acceptance for them to be part of the community, for them to be beside you, working with you, and to be able to work in that community as well, na magkaroon sila ng trabaho at makatrabaho mo sila, iba yon. So right now, Quentin, we're gonna play a game. It's gonna be called the Mystery Box. Choose one item, close your eyes. Okay, choose one, and then you explain. Ayan. Okay, first item. Hey. What do you call it? Cubex. Cubex by six. Oh, because ito ang business mo, di ba? Few bags by sea. Oh, it's online. It's online right now on FB and IG. Maganda siya. Very handy. I like tiny bags. So this is perfect. These are weaved by the women of Laguna, assembled by women which their families have PWDs. Close your eyes. Choose. Ayan. Ano siya? Revitalizing and calming. Revitalizing and calming. Q-Sense. By C. By C. Ayan. And when you put it, you roll it. Tama? It will calm you and revitalize you. Tama? Friends. So ito lang yung dalawa mong business, girl. O meron pa? Q-Bags and Q-Sense. All available online. Yeah. Supportahan natin si Candy and Quentin! Hi! Oh, next item. Close your eyes. Okay, next. Juice. Ah! What is that? Oh, you explain. Books. The book of your mom. Is this for me? Yes. Oh, thank you. This is Mommy Dear, Our Special Love. Ayan. This is also available online. It's about our journey from pregnancy till mga 14 years old of Quentin. Mommy Dear, Our Special Love. And it's already out, right? Yes, it's already out. Okay. Oh, next item. Okay, pajama. Pajama ko. Oh. Bakit pajama? Kasi parati kaming biglaan. Tuwing nagbablog kayo? Yeah. Patulog? Yes. Pagising? Yes. Yung kung kailan lang niya gusto or kung kailan niya lang type, dun lang kami nakakapag-vlog.
So kasama po natin ngayon si Tita Connie, one of the owners here in JDB Cafe, San Jose del Monte. Hi, Tita Connie! Hi, Ms. Paps! Paki-explain po sa amin, ano yung mga dishes nyo dito, yung talagang pinupuntahan at binabalikan ng inyong mga customers? Ang favorite po ng mga customers namin sa comfort food, Swiss cheese raclette, and good, yes. Bulacan Monstrous at mga wings. Grabe to, oh. Talagang monster siya. Gano'n na po kayo katagal na open dito? Almost 3 years. 3 years. Pero before, sa Manila kami. So, JDB Cafe in Manila? No, JDB Comfort Food first. Tapos, nung saka lang nag-establish si JDB Cafe a year ago. Nauna po si Comfort Food. Ano nga ba po yung concept ng look nyo? Parang naiiba siya. Scandinavian look po. Scandinavian. Sino po nag-isip nun? Sa tulong po ng mga anak namin. It's rare that you find a Scandinavian concept design. Every time po na nagta-travel kami, minimake sure po namin na pumupunta kami sa mga cozy cafe, mga charming restaurant. Then sabi ng mga anak namin na iuwi namin dito sa aming bayan, sa San Jose del Monte, Bulacan. Something to try. Sabi nga nila, sit back, relax, and sip your coffee. Invite niyo po sila, Tita, dito sa JDB Cafe. Iniimbitahan po namin kayo na puntahan kami dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Itry ang aming cafe. JDB Cafe. Thank you, Tita Connie. Thank you, Tita. Thank you. So we are still here at JDB Cafe, located po ito sa San Jose del Monte. Are you sure? I think, ah. Ito po ang mga specialties nila dito sa JDB Cafe. Ang konti. At saka ang liliit ng portions, ha? Grabe, ha? So ito na po yung favorite part ko dito sa What's Poppin', because we get to try all these signature dishes here from JDB Cafe. Later, tatanungin kita kung ano yung pinaka-favorite mo. Okay. Yan ang ating pop picks. In the meantime, dig in! Kain na tayo! Ayan! Bulacan Monstrous. Kasi ito... Because it's very monstrous. Yeah. Triple patty and one chicken. Wow, grabe. Ito naman yung kanilang burger na merong raclette. Sarap! Sarap din yan. Grabe. Sarap din ito eh. Harap. Ito, cheesy adobo, no? Harap din. Grabe. Magkano yung mga price points kaya dito? Kamuhulaan ko. 400. Ako ang hula ko, 400 daw ito eh. Ang galing mo! Mm-hmm. 400 lang yan? Oy, sulit yan, ha? Dahil 400! Parang for me, isang buong pamilya na kakain niya ng ang rich. Oo, pero payat sila. Payat sila. Uy, masarap to. Ba't dalawa yung chicken wings? Sula ako bakit? Ito, ano to? Ano chicken wings. Honey garlic. Honey garlic! Ayan, girl. Ayan. Thank you. Yung isa. Ano yung isa? Ay, gusto ko. Salted egg. Tikman mo yung salted egg, titignan mo ko itong honey garlic. Sige. Kasi yung honey garlic, may honey na may garlic pa. Eh, yung salted egg? Ano? Ano? Salted na may egg pa. Teka nga. Ay, gusto ko ng salted egg. Sarap? Oh, honey. It's so garlicky, ah. Yeah? Very good. This is good, too. Panalo dito sa JDB, ang daming food! Sabay San Jose del Monte lang ho ito. Malapit lang ho ito. Mga 3 minutes walk from Metro Manila. Oh. Naku, binabagyo tayo. Alam. Umulan lang, okay ka naman sa bagyo. Para ang lakas! Oh. Ay, ang sarap ng salted egg, promise. Ah, masarap na yung honey ga. Salted egg! Pero... Masarap din yung cheesy adobo. Ito talaga. Masarap. Pag ito masarap, masarap. Ibig sabihin dito ko na kumain. Tikman natin ito, ha. Hindi sa lahat ng lugar meron ito. Pag ito masarap, ito na yun. Ito na yun. Ayan, sige nga. Grabe. Shucks, mukhang masarap. Ang sarap ng honey. Ang sakit sa ulo. What's poppin'? What's poppin? Ito yung masarap. Yung rice. Yung, okay. Ito yung madaling. Ito yung masarap. Huwag mong kayong matakot kung yung burger nila yung sinaksak. Saksakan mo ng sarap. Kailangan nilaksak.
Sa pop picks natin, ano yung pick mo? Ako gusto ko tong ano? Bulacan Monstrous. Oh, okay. Itong pasta na cheesy bacon, cheesy adobo, and itong honey garlic. Para lahat, pick niya. Okay. Ako, gusto ko talaga si salted egg chicken wings. At saka ito, Swiss cheeseburger raclette. So, alam natin kung anong masarap dito sa JJB Cafe. Dito lang po sa San Jose del Monte. Ayan, JDB Cafe. Thank Lapit-lapit lang po ito sa Metro Manila. Hindi pa ho. Hindi, seryoso po. Malapit lang po ito sa Metro Manila. After Fairview. After ng super yummy at nakakabusog na foods, pwedeng-pwede naman kayong mag-chill here sa cafe nila. They offer different drinks, perfect for you, your friends, plus hindi ka mabibitin dito dahil meron din silang mga pastries from croffles, croissants, and croissant sandwiches. Panalo! At syempre, hindi tayo uuwi nang hindi natin nalalaman kung paano nga ba gumawa ng coffee dito sa JDB. Kaya naman, tuturuan tayo ng isa sa kanilang mga barista. Bari po mag shot po tayo ng espresso. Bari po mag extract mo po tayo ng espresso. Then, tunasan natin portable there. This is for a regular coffee. Yes. Brewed coffee. Espresso coffee. Ah. Yan na yung shot. Yes, yan na po yung shot. Kung gusto niyong walang Americano, water na lang po. Or... water na. Pero ito, espresso. Yes po, espresso. Alright, okay. Ayun pala yun. Ayan. Galing naman. And then you just add different flavors. Tama ba? Yes po. Ang resulted guys. Yan, thank you. So right now, I have naman my moment, of course, with Candy. Ayan. It is already very difficult to be a single mom. Mm. But yung sayo, feeling ko mas difficult because you have such huge responsibility for Quentin. Para naman ma-encourage yung mga moms out there, no? Particularly, of course, the single ones. Anong mapapayo mo? Just keep on going. Do what you have to do. Just keep on going. Kasi once you stop, doon ko mawawala ng yung lakas ng loob eh. And I think because you are needed, sinabi ko na ito before eh, because you are needed, you will not stop. You will think of ways para kumita. Tama. Diba? Kasi tama. Kailangan eh. Kasi needed ka eh. So you will be creative. So yung burden mo, nagiging blessing. So dapat you never lose hope. Never lose hope. Diba? And yes. Drive. Yes. Yung passion and creativity should always be there. I think everything that we do, it comes from love. Love for your family, love for your child. You get to do a lot of things. And when you do things, you love what you're doing, it becomes creative. Totoo, diba? Totoo yan. You found out about Quentin, you were still with your partner. No. Ah, no, not anymore. Wala na. Is he helping somehow? In any which way? Nung after the court case, yes. Not to be righteous, but I want na, what if one day maintindihan ni Quentin na meron pala siyang father? Mm-hmm. Tapos hindi ko na binigyan ng kakataon yung tatay niya na tumulong. I gave him a responsibility. Kahit hindi ganun kalaki, kahit papaano, he's doing something. Para masabi lang na, it's also good for him. It's also for him. And it is a responsibility. But like I said, for you, you are such a hardworking mom. God is good because ang dami mong ginagawa. And you're doing very, very well. Thank you. Nagka-movie kayo, road trip. Of course, your book.
meron rin kayong vlog, podcast rin yun, di ba? Yes, wala pa kami title. Wala pa kaming title. And somehow, your friends, the support that you get from your friends also helps out. Oh, sobra. My friends are sobrang helpful with Quentin. 100% nakaback. Yung backing nila for Quentin nandyan. Ano yung pinaka-difficult moments mo with Quentin, especially as he was growing up? Para alam nila how to deal with it also. Yung tantrums talaga, yung meltdown, yung tantrums, yung parang hindi mo maintindihan. Kasi some kids in the spectrum can be verbal, but not expressive. They can talk, but they cannot express themselves. Hindi nila ma-express yun. So nagme-meltdown sila, nagka-tantrum sila. Tapos sa akin niya ilalabas kasi gusto niya express sa akin, so ako ang nasasaktan niya. Hindi niya nga ma-express yung ganun, di ba? As after that, ang mas masakit doon yung realization niya after na nakasakit siya. Yun ang mas mahabang proseso. Yung pagwawala niya kasi... Because now he's sorry. Yeah. When he's sorry and he's guilty, mas mahabang proseso yun. Kasi hindi ko siya kakausapin. So nakikita mo siya nakakatulog sa pintuan, ng door ko. Kasi alam niya na mali. Oo, gagano siya, "Ma'am, please, pati na tayo." Ganun. Hindi lang talaga makontrol yung emotions. Kasi hindi niya nakokontrol dahil ano sila extreme happiness, extreme sadness. Yeah. You see Quentin, now he's 20 years old, no? And in a few years time, mama na siya. And you know you're gonna be with him forever. I mean, lahat naman ang anak forever. But you really have to take care of him for life. For life. Yeah. Are you prepared for that? I'm preparing for that. I'm actually preparing for that. Kung ano man ang the future holds us. Kaya nga ang prayer ko parati, Lord, ano man ang plano mo, o ba? At hindi ka pa babayaan. Kasi right now, kahit anong gawin mong preparation, hindi ko alam eh. Mm-hmm. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Baka nga magtayo ako, hopefully, God willing, magtayo ako ng isang place where lahat ng mga produkto ko nandun na. Q-bags, Q-sense. Siguro magsaserve lang siya ng ano. Hindi ko alam kung sotang ko o aros kaldo lang, di ba? Hindi ko alam kung gano'n lang isaserve niya. Kasi gusto niya maging server. Gusto niya rin maging server kasi tutan gusto niya friends parati sa lahat di ba? Tapos sa likod nun may photography shop. Kukuha na lang ako ng mga ibang kids with in the spectrum who wants to train 3 hours lang. Para lahat sila may chance to be able to develop themselves, yung social skills nila, yung mga ganun ba? Talagang mom, no? A mom will do anything and everything talaga for your child. And this is, what you're doing is really amazing. I think everyone has their own journeys. I'm quite sure meron ka. Yes. Meron ka din sariling journey na kakaiba din. Na pag narinig ko, siguro gaganun ako, Pops, di ko kaya yan. Di ko kaya yung nangyas. Parang, di ba? Kanya-kanya lang tayo. It just so happened, this is my journey. Yours is different. Anyone has their own journey na mapapagano tayo. Whew. Pero in all those journeys na yan, I'm quite sure it was given to us for a certain reason, for a bigger mission. Ikaw na to, yung mission mo and your calling mo to help and to lead and with something like this and the awareness, diba? I think it's not only for other people. I think it's also for me because I used to be very impatient. Gusto ko mabilis. Mabilis ako sa lahat ng bagay. With Quentin, natuto ako mag-adjust, simplify everything. Ito na lang kaya eh. Di, yun. Hindi na ako nagagalit for whatever reason. Kasi na-realize ko, it doesn't matter. Marami na akong wala lang. Kahit anong iba to nyo sa akin, ang sagot ko na lang, wala. Yung tirahin nyo ako, i-bash mo ako, nagkaroon ako ng wala lang. Wala lang. It doesn't matter. Do you still see yourself, God willing, to be with someone special who you think can help you out and can help Quentin out? I think that's a bonus. If that person is already okay na as... Na-accept rin, di ba? Yung siya mismo, okay siya. As a, yung sarili niya, ano na siya, buo na siya as a person. And buo din ako as a person. Di pag nagsama kami, di okay kami. Pero kung yung kaming dalawa pa yung naghihilahan, to feel each other, mahirapan kami, di ba? Candy is an effective comedian. How does this help you? Kasi this is the serious side of you, obviously. Mm-hmm. But somehow, can you switch it and turn it around? And paano mo nakukuha yung sense of humor mo with personal matters like this? Pag si Quentin, there are a lot of times na dinadaan ko sa patawa. Pag nagwawala siya,
tinatawanan ko or sinasabayan ko. Pag maingay siya, sinasabayan ko. O, ah, sige, paingayan tayo. May mga games kami na, gusto niya ang game, takbuhan. Okay, pag pagod na ako, game naman tayo, Quintin. Oo, freeze game. Sabi niya, what's a freeze game, ma'am? Freeze game, mga galawan. Okay, so nakikinig naman siya. Sabi niya, is that a good game? Yes! It's the number one game right now. Out na ako, sabi niya. Quintin, talo ka na kagad. Yeah, ma'am, out ako. Actually, yeah, when we watch you guys, nakakaaliyo because it's something that you don't usually get to see, no? But we're experiencing real life as it happens and nakikita namin how you deal with each other. Dinadaan ko lang sa talagang patawa. You have to be creative. Yes, yun ang sinasabi ko, different ways. Nakakatawa. I mean, alam mo yon. At least nga, it's something that should be taken seriously, but of course you have to look for the lighter side of things, no? Yes. No, I want people to realize na having a child in na neurodivergent or PWD. But having a child in general is difficult, okay? Yes. Raising a child in general is different. Difficult. Yeah. It's difficult. Actually, kahit normal yung child nyo, I'm quite sure, iba din yung journey. Yes. Iba din yung journey. May kanya-kanya rin problem. Di ba? Yeah. I'm quite sure every parent wants the best for their child. Ganun lang yun. That's every parent's dream and desire, di ba? I'm also learning, no, habang kinakausap kita, never really give up. Always be passionate. Yeah. Always be patient. About in life, yeah. About life and in general. And chill. Be happy. Yeah. What's given to you? Just be happy and simplify things. Sabi ko nga kanina, I think yung Quentin, hindi siya binigay sa akin for a mission only for others, but also for myself. Because God wants me to temper, God wants me to be a better person. Sinabi ko na to before, I think Quentin is my ticket to heaven. And then always say na, your burden today can always be your blessing tomorrow. So right now, we are given several envelopes. Hindi ko rin alam, girl, kung anong laman na ito, but you choose one. Okay. And I think may name yan. Ayan. To Quentin. Message mo kay Quentin. Always be good news. Always be? Good news. Okay. Good news. Meaning to say? My spiritual mentor always says na, Quentin, always bring your mom good news. Pag naiisip niya yon, try siya mag-temper. So pag uuwi siya, gaganon siya sa akin. Mom, good news ako. Oh, so always positive. Yes, always be good news. Thank you so much, Candy Pangilinan here. And what's popping? Thank you, girl. Don't forget, Q Bags by C. Q Cents by C, all online. Thank you. So thank you again, Candy and Quentin, for joining me in today's vlog, What's Poppin'? And of course, for all of you, please don't forget to share, like, and comment. And tandaan po natin, let's always stay positive. Until the next vlog, thank you.